guys, welcome to my YouTube channel. Meron na pong mga bagong share. Namin kami ng talakitok sa Liwa. Yan. Ang gagawin namin dyan guys, para siyang sinigang pero kukunti lang ang sabaw. Para siyang inangat. Yan. Pero ang gagamitin nating ingredients dyan ay itong ating kamatis. Yan. At itong ating sibuyas, lalagyan natin siya ng ginger. Lalagyan natin siya ng lemon juice. Meron tayong lemongrass. Lalagyan natin siya ng konting garlic. Ito yung ating paminta at asin. Ito yung ating sili. Ang ating gulay, ito, gulay. Gulay natin, kangkong. Yan lang. Kaya ang sabaw niya, konti lang, hindi marami. Subukan natin kung ito yung masarap. Kaya guys, dito tayo sa ating kitchen. Tutuloy natin itong ating isi-share na pagluluto. Guys, nandito na tayo sa kitchen. Nilagyan na natin yung ating sibuyas kasi kumukulo na yung tubig natin, hindi masyadong marami yan, konti lang. Kasi parang sinigang to, pero ito ay pinangat. Kasi pagka kukunti yung sabaw, yung lasa ng isda nandun sa sabaw natin na konti. Yan, nilagay na natin yung lemongrass, tapos yung ating cherry tomato. Kasi yung cherry tomato kumalambot na, kailangan ng gamitin. Kaya yan ang ginamit kong kamatis, hindi yung malaki kasi sayang itong pag hindi natin ginamit. Kaya hintayin natin siyang kumulo ng kumulo. Pagkatapos yan na lumambot yung kamatis, dudurugin natin. Pero lalagyan din natin siya ng lemon juice para medyo masarap yung asim niya. Naghalo yung asim ng cherry tomato at saka yung ating lemon juice. Ngayon, yung balat nito, hinugasan ko kasi maglalagay ako ng dalawang piraso dito sa ating pinakukulong ingredients para yung aroma mabango at naluto. Yan. Maglagay na rin tayo ng paminta na konti at tigla na rin natin siya ng asin para lumasa yung ating konting sabaw. Guys, malambot na ang ating mga kamatis. Atin na itong pisain para yung katas ng cherry tomato ay humalo doon sa ating tubig. Para pag ito ay naluto, kulong-kulo na, manamis-namis ang sabaw natin. Kaya itong ating isda ay ilalagay na natin. Yan. Hayaan natin siya na kumulo ng kumulo hanggang sa maluto yung isda natin. Siguradong the best na naman ang ating ulam sa tanghalian na to. Kaya guys, wait lang kayo dyan. Maluluto na to, matitikman na natin mamaya. Guys, yung kabila, medyo luto na siya. Balik na rin natin yung ating talakito. Para yung kabila naman ang maluto rin ng gusto. Yan. Sarap yan guys. Pag naluto yan, manamis-namis ang sabaw natin yan. Sa lutong yan. Yummy. So delicious.
Okay, lagay naman natin ang ating siling sinigang. Ang purpose niyan, para kung ginaganahan na tayong kumain, kakagatin natin siyempre ang sili. Siyempre, pag maanghang, gaganahan ka. Okay? Lagay na rin natin itong kangkong. Yan lang ang gulay natin, guys. Kangkong. Kaya, pag yan ay naluto, the best na naman. Hintayin natin yung matapos. Guys. Okay, guys. Tignan nyo itsura ng ating pinangat na sinigang. Wow, wow, wee! Sarap yan! Pagka hinigop natin ang sabaw niyan, guys, ang tamis, pati ang laman niyan. Ito na yung ating pinangat na parang sinigang, konti lang ang sabaw. Katas na katas yung ating lemongrass, tsaka lemon juice, tsaka yung ating kamatis. Tignan natin, guys, itong puto natin. May lahat na ito. Sarap! Guys, muna. Tapos meron tayong toyo. Muna natin. Ito ang kakong natin. Sarap! Sarap sa mainit na kanin. Sarap, guys. Guys, the best ng ating luto. Guys, talagang sarap. Sariwa. Tapang nung isa, yung isang nakuha ko, hindi manghang. Sarap po. Konti lang yung sabaw niya, tuyo-tuyo lang konti. Ayan. Kaya nakakataam lalo na ito medyo manghang yung sili. Makagana kumain. Tamis. Tapos tayong lemon. Sinama ko yung lemon yung pinatas yung lasang ko. Parang pinapagisan ako. Ito, hindi maanghang. Ito, sobrang maanghang. Pero, bebe. Tapos itong ating luto. Nakakatakam. Tamis. Ito, tapos na tayong magtanghalian. The best talaga yung ating niluto. Manamis na mis na maasim kasi ang ginamit nating tomato, yung sweet cherry tomato. Yan. At saka yung ating talakito fresh. Yeah, guys, sana nagustuhan nyo itong aking pagluluto. Kasi pinapawisan na ako. Mainit yung sabaw. I-try nyo itong lutuin. Kumbaga sa ano, patuyuin nyo yung tubig pero magtira kayo ng konti para meron kayong konting sabaw. Kasi yung katas ng talakito mapupunta lahat dun sa sabaw na konti. Kasi pag marami, hindi mo malasahan yung talakito. Kung matamis-tamis ba siya, masarap naman matamis-tamis. Kaya guys, hanggang dito na lang.
Maraming salamat ulit sa mga kaibigan natin na nanonood ng aking upload na video. At doon naman sa mga hindi rin na subscriber, dyan po sa talagay sa subscriber, pindutin lang nyo po yan at saka yung bell, i-push nyo para ma-notify kayo doon sa mga bagong video. Kaya guys, God bless you all and bye-bye. Thank you.